So ito mga lods, mga ano to, part 3. Yun, kanina nagpahit tayo ng puro. Part 2, naglatag tayo ng fiberglass matting. Ito na, pang part 3. Nagbabasa na tayo ng matting. Naglalagay na ulit tayo ng chemical. So, iba to kaysa puro. Yung puro, yun ang pinakabis niya. So, sunod itong matting. Part 3, ito na, babasahin na siya na. Mas malabnaw to kaysa puro. Para ma-ano niya yung ano, yung mating, po sumiksik siya sa mating. So yun, nag-umpisa na kami magbasa. So medyo kailangan ng patient yan, at kailangan malapat, walang hangin, walang bula, as in lapat talaga, kasi pagka nagkamali ka is rigid. So sayang ang chemical, umabot ng 2.5 yung chemical. So ang benta ko is 3,500 lang, halos ang ano, ang kita namin. So sa isang araw, nakakatatlong gawa kami. So yan, mabilis, maano naman yan, madali lang naman gawin yan, basta marunong. Ayun, samantalain habang hindi naulan ngayon. Ayun, pinagtutulungan namin ng bata ko, si Devin. Ayan, bali, pinas forward ko siya kasi talagang ano, matagal. Abutin tayo ng ilang minuto pagka hindi ko pinas forward. So, nagamit tayo ng ano, roller, yung paint roller. Kasi pag kinabida natin ng roller na galing sa fiberglass is malulugi tayo. Mas malakas sa chemical kasi buhos lang ng buhos. Hindi katulad nitong paint brush, ay paint roller. Pag tinulak mo siya o rinoller mo siya, kumakalat agad yung ano niya, yung chemical. Madaling mabasa kaysa dun sa bakal na roller, lagpasan ng chemical. Kaya yun, puro chemical eh, lugi. Talo pa tayo sa chemical pagka ganyan. Kaya paint roller ang ginagamit ko. Ayun, so part 3 na tayo. Ayan, bali last ano na to, lalagay ng chemical. Pagkatapos nito, part 4, for drying na tayo, saka pagtaba sa mga gilid para sa pagmalinis ang product. Ayan. So, madali lang to pagka gusto ninyong gawin to. Ayan. Fiberglass meat sheet. Ano yan?